Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aral sa ikalawang baitang. Ako, si Ma'am Shane, na nagpapaalalang ang kaalaman ay nandyan lang. Basta't makinig ka lamang. At siya si Sasha, na nagsasabing, ang batang palatanong ay marunong. Makakasama ninyo kami upang pag-aralan at dagdagan pa natin ang inyong kaalaman sa Araling Panlipunan. Siguruhing hawak mo na rin ang inyong lapis at papel. Lahat tayo ay may puwa sa mundong ginagawan sa Araling Panlipunan. Ating alamihin. Ikutin ang komunidad, tuklasin ating siyempre. Kasama, pero pangalan lang ang alam namin sa'yo. Pwede ka bang magpakilala sa amin? Aba, syempre naman po! Hello! Magandang araw sa inyong lahat! Ako, si Sasha P. Marquez, 8 taong gulang. Nakatira sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna. Ako ay nasa ikalawang baitang at nag-aaral ako sa Parian Elementary School. Palakpakan natin si Sasha! Magaling! Sa pagbibigay mo ng impormasyon tungkol sa iyong sarili, ay mas nakilala ka namin. Kagaya ni Sasha, ang komunidad ay meron ding batayang impormasyon. Pamilyar ka ba dito? Ating basahin at pakinggan ang maikling kwento ni Juan tungkol sa kanyang komunidad. Ang aking komunidad. Ang ngalan ko ay Juan. Nakatira sa lalawigan ng Tarlac. Masaya rito sa aming bayan. Payapa at may pagkakaunawaan. May iba-ibang grupong etniko sa aking komunidad. May Tagalog, Kapampangan at Ilocano. Maging ang aming wikang sinasalita, Tagalog man, Pampango o Iloco, ay hinihadlang ang pagkakaisa at pagkakaintindihan ng bawat kasapi. Pinagbubuklod kami ng aming paniniwala sa iisang Diyos. Kristiyano man o Muslim, lahat ay may matibay na pananampalataya. Ayon sa datos noong 2015, humigit kumulang sa 300,000 ang aming populasyon na pinamumunuan ng aming alkalde o mayor. Naintindihan niyo ba ang kwento ni Juan tungkol sa kanyang komunidad? Ikaw, Sasha, naintindihan mo ba ang kwento ni Juan? Aba, syempre po! Sige nga, kung naintindihan at naunawaan mo ang binasa nating kwento, saan matatagpuan ang komunidad ni Juan? Ang komunidad po ni Juan
ay matatagpuan sa lalawigan ng Tarlac. Masayang araw po sa kanila kasi payapa at nagkakaintindihan ng mga tao dito. Mahusay ka talaga, Sasha. Ang tanong ko namang ito ay para sa inyo. Paano inilarawan ni Juan ang relihiyon sa kaniyang komunidad? Bibigyan kita ng 5 segundo para isipin ang iyong sagot. Kung sinabi mong inilarawan ni Juan ang kanilang relihiyon na may matibay na pananampalataya, Kristiyano man sila o Muslim, magaling! Dahil ito ang tamang sagot. Eh Sasha, bakit mahalagang malaman ni Juan ang mga batayang impormasyon ng kaniyang komunidad? Teacher, mahalaga po ito upang malaman ng importanteng detalye na mas makapagbibigay ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Tama ka dyan, Sasha. Maaaring malaman ang iyong komunidad gamit ang batayang impormasyon tulad ng pangalan ng komunidad na tumutukoy sa ngalan ng iyong lugar, ang lokasyon na kung saan ito matatagpuan. Kagaya ni Juan, ang kaniyang komunidad ay matatagpuan sa lalawigan ng Tarlac. At kagaya ni Sasha, ang kaniyang komunidad ay matatagpuan naman sa bayan ng Kalamba. Mahalagang impormasyon din ang populasyon o ang bilang ng mga taong naninirahan dito. Halimbawa, ang bilang ng mga lalaki, babae, bata, matanda, o mga pamilya sa isang komunidad. Kabilang din ang wika o dialektong sinasalita sa isang komunidad. Kagaya sa komunidad ni Juan, ang kanilang wikang sinasalita ay 3. Ito ay Tagalog, Pampango, at Iloco. Kailangan din nating malaman ang namumuno o ang kinatawan ng komunidad. Halimbawa nito ay ang alkalde o mayor, mga konsehal o kaya naman ang kapitan ng barangay. Isa rin ang grupong etniko o pangkat ng mga tao na may sariling pagkakakilanlan tulad ng mga Katagalugan, Pangasinense at Kapampangan sa Luzon. Tulad ng mga Cebuano, Waray at Ilonggo sa Visayas. At tulad ng mga Tiboli, Maranao at Tausug sa Mindanao. Mahalaga ding malaman natin ang relihiyon ng bawat tao sa isang komunidad. Kagaya ni Juan, sa kanilang lugar ay merong relihiyong Kristyanismo at Islam. Napakahalagang malaman ang mga batayang impormasyong ito dahil ito ang batayan ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Naintindihan niyo ba ang mga ito, mga bata? Kung naintindihan niyo, meron akong fishbowl dito. At sa loob ng fishbowl na ito, pwede nyo bang tukuyin sa akin kung ano-anong mga batayang impormasyon ang dapat nating malaman sa isang komunidad? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para isipin ang inyong mga sagot. Tapos na ang iyong 10 segundo. Sasha, tulungan mo nga silang ituro ang mga batayang impormasyong dapat malaman sa loob ng fishbowl na ito. Sige po, teacher. May nakikita akong 5 batayang impormasyon. Sabayan niyo akong ituro ito kay teacher. Lokasyon, wika, relihiyon, populasyon, grupong etniko. May nakikita pa ba kayo? Teacher, ang mga batayang impormasyon pong nakita namin sa fishbowl ay lokasyon, wika, relihiyon, populasyon, at grupong etniko. Napakahusay niyo talaga, Sasha! Ang mga batayang impormasyong ito ay 1. Lokasyon. Tumutukoy ito kung saan matatagpuan ang komunidad. 2. Wika. Ito naman ang tawag sa sinasalita ng mga tao sa isang komunidad upang magkaintindihan ang bawat isa. 3. Relihiyon. Ito naman ang paniniwala o pananampalataya ng bawat mamamayan sa Diyos. 4. Populasyon.
Tumutukoy ito sa bilang o dami ng mga tao at pamilya na naninirahan sa isang komunidad. Panglima, grupong etniko. Ito ang tawag sa pangkat ng mga tao na may sariling pagkakakilanlan. Meron pa tayong kailangan malaman sa ating komunidad. Yun ay ang namumuno. Ito ang tawag sa kinatawan ng pangkat o grupo ng mga tao sa isang komunidad. Sila ay pinili ng mga tao sa komunidad para sila ay pamunuan. Halimbawa nito ay ang ating gobernador, alkalde, o kaya naman ay ang ating kapitan ng barangay. Ngayong nalaman nyo na ang ibig sabihin ng bawat batayang impormasyon sa komunidad, muli tayong sumagot ng isa pang pagsasanay. Ating tukuyin ang batayang impormasyon sa bawat kahon. Unang bilang, Tagalog, Iloco, Pampango. Ito ba ay lokasyon, wika, o relihiyon? Sagot mo ay wika. Tama ka! Ito ang sinasalita ng mga tao sa isang komunidad para sila ay magkaintindihan. Pangalawang bila. 350 lalaki. 418 babae. Ito ba ay pangalan ng komunidad, populasyon, o wika? Mahusay! Kung ang sagot mo ay populasyon, dahil ito ay tumutukoy sa bilang o dami ng mga tao sa isang lugar. Ikatlong bilang, San Clemente, San Manuel, San Pablo. Anong batayang impormasyon ito? Ito ba ay populasyon, pangalan ng komunidad, o grupong etniko? Sagot mo ay pangalan ng komunidad. Magaling! Ika-apat na bilang. Katoliko, Islam, Iglesia ni Cristo. Ito ba ay namumuno, lokasyon, o relihiyon? Sagot mo ay relihiyon. Tama ka! Ito ang pananampalataya at paniniwala ng mga tao sa iisang Diyos na may lalang sa atin. Ikalimang bilang. Gobernador, alkalde, kapitan ng barangay. Ito ba ay wika, pangalan ng komunidad, o namumuno? Ay namumuno, magaling! Ito ang kinatawan sa grupo ng mga tao sa komunidad. Nakatapos na naman muli tayo ng panibagong gawain. Nasagutan nyo ba ito lahat ng tama? Kung tama lahat ng sagot mo, mahusay! Kung hindi naman, palagi kong sinasabi, ang mahalaga ay sinubukan mo ito at sa huli ay natuto ka sa iyong pagkakamali. Makinig ng mabuti para makakuha ka ng mataas na puntos sa susunod. Kanina ay napakinggan ninyo ang kwento ni Juan. Ngayon naman ay makinig kayo ng mabuti sa babasahin kong kwento na tungkol sa komunidad ni Pilar. Siguraduhin ninyong maisulat sa isang papel ang mga maririnig ninyong batayang impormasyon. Handa ka na ba? Komunidad ni Pilar. Ako si Pilar.
nakatira sa bayan ng Kapas. Iba-ibang relihiyon ang mayroon sa amin, tulad ng Kristyanismo, Islam, at iba pa. Naiintindihan ko ang salitang Pampango, ngunit Tagalog ang aking sinasalita. Masaya rito sa aming bayan, payapa at may pagkakaunawaan. Iba-ibang pangkat etniko ang mayroon dito sa amin, tulad ng Tagalog, Ilocano at Kapampangan. Ayon sa datos noong 2015, kumulang sa 140,000 katao ang naninirahan sa aming bayan na pinamumunuan ng aming responsableng alkalde. Naintindihan at nailista niyo ba ang mga batayang impormasyon sa komunidad ni Pilar? Kung gayon, ating sagutan ng mga sumusunod. Ang pangalan ng komunidad ni Pilar ay Bayan ng Kapas. Ang mga relihiyon sa kanilang komunidad ay Kristyanismo at Islam. Ang mga wikang sinasalita sa kanila ay Pampango at Tagalog. Tagalog, Ilocano at Kapampangan ang mga grupong etnikong mayroon sila. Humigit kumulang 140,000 katao noong 2015 ang kanilang populasyon. At pinamumunuan ng kanilang responsableng alkalde ang kanilang bayan. Tama ba lahat ng iyong sagot? Kung tama, mahusay! Naintindihan mo na ang ibig sabihin ng mga batayang impormasyon sa komunidad. At dahil tapos na nating tukuyin ang batayang impormasyon ng komunidad ng ibang tao, panahon naman na tukuyin ninyo ang batayang impormasyon tungkol sa iyong sariling komunidad. Magpatulong sa iyong nanay, tatay, o kahit sino mang kasama ninyo sa bahay upang maitala ninyo ang mga ito. Handa na ba kayo? Bilang gabay, narito si Sasha. Panoorin natin kung paano niya sinagutan ang pagsasanay. Ating pakinggan ang batayang impormasyong na itala ni Sasha sa kanyang komunidad. Narito ang batayang impormasyon tungkol sa aking komunidad. Ang pangalan ng aking komunidad ay Bayan ng Kalamba. Matatagpuan ito sa probinsya ng Laguna. Ang grupong etnikong mga nakatira dito ay iba-iba. May Tagalog, Kapampangan, Ilocano at marami pang iba. Marami ring wikang sinasalita dito, ngunit karamihan ay nagsasalita ng Tagalog. Base naman po sa 2015 census, nagpatulong po ako kay ate mag-search sa internet. Ang Bayan ng Kalamba po ay merong mahigit 400,000 nakatao as of August 2015 daw po. Pinamumunuan naman po ang Bayan ng Kalamba ng isang alkalde. Magaling, Sasha! Napagtagumpayan mong sagutan ang batayang impormasyon ng iyong komunidad. Kinakailangan talaga ng tulong ng kasama ninyo sa bahay para masagutan nyo ito. Kagaya ni Sasha na nagpatulong sa kanyang ate upang malaman niya ang populasyon ng kanyang komunidad. Gawin din ninyo ito! Bilang isang mamamayan ng iyong komunidad, mahalagang malaman at matandaan mo ang batayang impormasyong ito. Dahil ito ang makapagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang komunidad, sa iyong komunidad. At kapag ikaw ay napapunta sa ibang lugar at hindi mo alam kung papaano ka uuwi, ipagtanong mo lamang ang pangalan ng iyong komunidad at sabihin ang lokasyon nito. Maaari ka na nilang matulungan at ituro sa iyo ang direksyon pauwi. At para sa ating huling pagsasanay, sabihin ninyo ang tama kung wasto ang ipinahahayag ng pangungusap at mali naman kung hindi. Unang bilang, Tarlac, Pampanga, at Zambales ay mga halimbawa ng wika sa isang komunidad. Kung ang sagot mo ay mali, magaling! Ang Tarlac,
Pampanga at Zambales ay hindi wika, kundi ang mga ito ay pangalan ng komunidad. Ikalawang bilang. Ang populasyon ng isang komunidad ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga tao at pamilya na naninirahan dito. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka! Ikatlong bilang. Ang punong barangay, alkalde at gobernador ay mga grupong etniko sa isang komunidad. Kung ang sagot mo ay mali, magaling! Dahil ang punong barangay, alkalde at gobernador ay mga namumuno sa isang komunidad. Hindi ito grupong etniko. Ika-apat na bilang. Ang kabundukan ng Cordillera ay isa sa mga batayang impormasyon na tumutukoy sa isang komunidad. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Ang kabundukan ay isa ring lokasyon kung saan mo pwedeng matagpuan ang isang komunidad. Ikalimang bilang. Mahalaga ang mga batayang impormasyon sa komunidad upang maitala ang mga importanteng detalye sa isang komunidad. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka! Napaka-importante talaga na alam natin ang mga batayang impormasyon sa ating komunidad. Natapos na tayo sa ating huling gawain, mga bata! Mahusay kayong lahat! Bilang pagbubuod, narito ang mga batayang impormasyong dapat nating malaman at matandaan upang maibigay ang isang detalye ng komunidad. Una, lokasyon at pangalan ng komunidad. Pangalawa, wikang sinasalita. Pangatlo, relihiyon. Pang-apat, populasyon. Panglima, grupong etniko. At panghuli, namumuno. At yan ang aralin natin ngayon. Naway manatili sa inyong puso't isipan ang kaalamang ating pinag-aralan. Ngunit bago tayo magtapos, ako ay may iiwang katanungan. Ano ang mararamdaman mo kapag ikaw ay nakatira sa isang lugar na kung saan malayo sa bayan? Walang kapitbahay at mga estrukturang makapagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan. Tanungin ang iyong mga kasama sa bahay kung ano rin ang kanilang mararamdaman. Muli, ako si Ma'am Shane. At ako naman po si Sasha, na nagsasabing sa Araling Panlipunan, maraming matututuhan. Hanggang sa muli, paalam!